Hi, my name is Wilma, isa akong single mother, high school graduate, at dating empleyado na natulungan din ng Newbiz online system. Nasanay tayo na pag may pera tayo, ilalagay natin sa bangko. Safe nga naman at may matatawag tayong savings. Pero alam niyo ba na pag pinatagal natin ang pera natin sa bangko, bumababa ang value nito. Yan ay dahil sa inflation rate. Ano nga ba ang inflation rate? Noong 2022, ang inflation rate sa Pilipinas ay nasa 5.8%. Samantalang ang pera mo, pag nakasave sa bank, ang pupwedeng interest rate na kitain yan ay nasa 1-3% lang. Halimbawa, ang 100,000 pesos mo sa bangko ay pupwedeng kumita ng 1,000 to 3,000 pesos. Pero dahil sa inflation rate, ang pagbaba niyan ay 5,800 pesos. Sa madaling salita, nalugi ka ng 2 to 4,800 nang dahil sa inflation rate. Para mas madaling intindihin, ang 100 mo dati ay pupwedeng makabili ng 3 kilong bigas. Pero ngayon, halos 2 kilo na lang. So ano ba dapat ang mas magandang gawin? Bago ko ipaliwanag yan, gusto ko munang maintindihan ninyo ang cash flow quadrant. May apat na paraan para panggalingan ng pera natin. Sa left quadrant, nandyan ang employment and self-employment. Pag ikaw ay empleyado, ikaw yung nagpapalit ng oras mo para sa sweldo na binibigay sa iyo ng kumpanya. Ikaw din ang yung tinatawag na no work, no pay, sumasahod, 5 quincenas, katapusan. Self-employed naman ay yung may mga skills or expertise katulad ng doctors, lawyers, o yung mga negosyante pero sila rin yung nagtatrabaho para sa negosyo nila. Ibig sabihin, no work, no pay din. Sa right quadrant naman ay business and investment. Sa business, ito yung may mga malalaking negosyo na hindi na sila yung nagtatrabaho para sa negosyo nila kasi meron silang mga tao na binabayaran para gawin yan sa kanila. For example, si Henry C., siya ang may-ari ng SM. Pero hindi naman natin siya nakita na nagbenta ng item na nasa loob ng mall nila. So, ibig sabihin, meron silang binabayarang mga empleyado who can do that for them pero kumikita sila. Sa investment naman, ito yung meron silang malaking pera na yung pera na yon ay nilalagay nila sa isang investment para mag-generate ng income para sa kanila. Ibig sabihin, their money works for them. Ngayon, tatanungin ko kayo, sa isang kumpanya, sino ang mas mayaman? Ang empleyado o yung may-ari ng kumpanya? Siyempre, yung may-ari ng kumpanya. Sino ang mas napapagod? Ang empleyado ba o may-ari ng kumpanya? Ang empleyado, syempre. At sino ang hindi na kailangang mag-file ng leave pag gustong magbakasyon? Syempre yung may-ari ng kumpanya. Pero sa apat na quadrants na binanggit ko, alam nyo ba na 95% ng tao ay pinipili pa rin ang employment? Yan ay dahil sa iminulat tayo ng mga magulang natin na anak, mag-aral kang mabuti, para pag nakatapos ka, ay makakuha ka ng magandang trabaho. Pero sa four quadrants na pinakita ko sa inyo, saan ba mas malaki ang kitaan? Yung nasa left, employed, self-employed, o yung nasa kanan, na kailangan ka maging business owner or investor? Siyempre yung nasa kanan. Alam niyo kung bakit? Dahil yan sa tinitawag na law of leverage. I'm sure marami kayong natutunan sa video na to, pero mas marami pa kayong matututunan pag pinanood ninyo ang susunod na video na isi-send namin sa iyo. Hi everyone! I'm Mike, dating empleyado at isa rin sa mga natulungan ng ating Newbiz online system. Alam niyo ba, may malaking sekreto bakit ang mayaman, mas lalo pa silang yumayaman? At yun yung ituturo ko sa inyo ngayon na tinatawag nating law of leverage. Paano ba yan? Ito ang no work with pay. Yes, pwedeng-pwede. Actually, maraming gumagawa nito at marami rin ang hindi pa nakakaalam kasi bakit. Hindi naman kasi tinuturo sa atin to basically. Pero good thing, napanood mo tong video na to. Isang very classic example, Mr. Late Henry C. Big time? Yes. Isa lang naman siya sa may-ari ng BDO, SMDC, SM Prime Holdings, at SM Malls dito sa loob at sa labas ng bansa.
So ano yung marami sa kanya? Ito yung mga taong kinuha niya para lumaki ang kanyang negosyo. Imagine, 40,000 employees under him work for 8 hours daily. So kompitin natin, meron siyang 320,000 hours per day. Kumpara sa isang empleyado who works 8 hours, 5 days a week, 50 weeks per year, and working for 40 years. Meron kang 80,000 hours. But wait, makukuha mo yan ang buong buo kung wala kang late at wala kang absent. Using the law of singleness. Same kay Henry C. na meron din siyang 80,000 hours, pero lumalabas, 2 hours lang ito sa loob ng 40 years na pinagtatrabahuhan mo. At dahil ito, sa law of leverage. Ayan guys, ito naman gawin natin. I-convert naman natin siya sa income. For example, si Henry C., meron siyang 10 pesos na income per hour. Maliit o malaki? Actually, maliit, pero malaki lang yan pag pinagsama-sama natin. Listen to this guys. Ang 10 pesos per hour income ni Henry C. ay meron siyang malinaw na 3.2 million per day. Times 3 days is equivalent to 9.6 million pesos. At sabihin na lang natin, ikaw ay nag-work at meron kang rate na 120 pesos per hour. Malaki, maliit, pwedeng-pwede na. At alam mo ba, pag nag-work ka for 40 years, meron ka ring 9.6 million pesos. Actually, makukuha mo ito ng buong buo kung hindi ka namamasahe, hindi ka nagpapagupit, nakikikain ka lang sa kapitbahay mo, for sure, makukuha mo siya ng buo. Pero real talk tayo, friends. Kasi para tayong soft drinks, kundi sakto, zero. Tama? Now, para may idea kayo at para may malaman kayo about financial statement of the poor and financial statement of the rich. So, anong meron doon? Meron tayong tinatawag na income, expenses, na common sa ating lahat, at meron din tayong tinatawag na assets. Ano ba yon? Yun yung mga bagay na nag-generate ng another money. Okay? And meron din tayong liabilities. Ito naman yung mga bagay na may nilalagay tayo pero hindi kumikita at hindi tumutubo. Ayan, real talk tayo guys. Kapag sumasahod ba tayo, saan natin nilalagay? Sa asset ba yan o sa liabilities? Di ba sa liabilities, ano ba yung mga example niyan? Bagong relo, bagong cellphone, bagong TV, at pa shopping-shopping pa. Pero ang question, kumikita ka ba dyan? The answer is no. Kaya ano nangyayari? Trabaho tayo ng trabaho, hindi natin namamalayan, tumatanda tayo ng tumatanda, at walang naiipon. Make sense? Paano naman ang financial statement of the rich? Actually, same lang din. Meron ding income, expenses, asset and liabilities. Pero saan nila nilalagay yung pera nila? Usually sa asset. Ito yung tinatawag nating money generating machine. Ngayon, may nagtanong sa akin, Mike, gusto ko yan. Kaya lang, single income earner ako. Nandito ako sa loob singleness. Pwede ba ako dyan? The answer is yes. Once na nakita mo ang potential ng money mo, ang gagawin mo lang, pwedeng ang pera mo galing sa sweldo mo or sa extra money mo, ilalagay natin yan sa asset. At saka na yung liabilities. Listen to this. Pag may single income ka at nilagay mo yan sa asset at win-work out mo, seriously, wala kang choice. Ikita at ikita ka. At anong mangyayari? Meron kang another second source of income. At lalago yan. At ibabalik mo ulit yan sa iyong asset hanggang dumami, lumago, lumaki, at hindi mo namamalayan, mas malaki na ngayon ang income mo kaysa sa expenses mo. It's about time na balitan mo na yung mindset mo. Na dito pala, pwede kang kumita ng mas malaki at mas maganda. So ready ka na ba sa money generating machine? Hindi lang basta asset, kundi leverage business. Madali lang yung gagawin nyo. All you have to do is contactin yung nagpasa ng video na to and we are so excited na mapabilang ka sa aming community na nag-create ng 16,000 millionaires and counting. Thank you so much and congratulations in advance and see you very, very soon.